Eh, alam mo, naparito lang ako dahil kinakamusta lang kita. Baka gusto mo mga opisyal. That is good for you, brother. I see. Mapapatawad ka agad-agad, anak. Pwede kong ikumpisal bukod sa ano bang mga masama akong ginawa nitong mga nakaraang araw. Sige anak, magsalita ka lang at pakikinggan mo mga hinain mo. Siguro hindi ko prinas yung ano, siya kung tumaya ako. Yun, wala eh. Pagkakasala yan. Wala na ako maiisip na iba. O suminga ako sa daan, pangalawa. Pagkakasala din yan. Oh, totoo, Omsim, Mr. Ghetto Priest. Mm-hmm. Pinakita ko yung lahat ng kabutihan na pwedeng ibigay sa'yo ng isang kaibigan. Mm-hmm. Tama ba yun, Mr. Gustavo? O sa ibang matalik kong kaibigan, pinakita ko ba ang tunay na kahulugan ng kaibigan? Ah, so nakikita ko naman, oo. Dahil may pagkakataon ka na paulanan ako ng bala ng mga pagkakataong yun. Pero dahil sa ang iyong puso't damdamin ay nasa itaas. Alam mo ba, munti ka mo ng tamaan, ng tagalikha, dahil sa iyong ginawa. Ay, hindi ka ba nagsisisi doon? Kaya ako naman pa rito, ibinaril mo sa kalangitan. Binaril ko sa kalangitan, pero ano ba yung inabot mo sa akin? Maliit, maliit na na baril, di ba? Baga sungaw na baril yan. Kung sana kung nakamahaba ako, baka pati si San Pedro, tamaan ko, Gustavo. Kamuti sa, ka na. Alam mo, sa liit ng baril mo, Gustavo, tinamaan lang natin yung mga ibon at kalapate dyan. Hindi. Kung doon, wala tayong tinamaan. Kaya ako ay malinis. Huwag mo lagyan ng kadumihan ng aking kamay. Ibon lang ang kaya kong sugpuin, Gustavo. Bigyan mo ako ng mahaba. Sabay-sabay. Pwede kong iratratin si San Pedro para sa'yo. Kung ngayon ang... Anak, ito ang pinapahatid sa'yo mensahe. Tinamaan mo ang manok ni San Pedro. Ay, wala akong tinatamaan ng manok ni San Pedro. Ang nag-iisang manok ni San Pedro. Wala akong tinamaan ang manok. Malinis ang konsensya ko, Gustavo. Ay, mukhang hindi ata Ghetto Priest ang nakikita ko. Sumakto ka pa sa undas, Mr. Gustavo. Nagkalat ang mga mangkukulam. Mukhang kinukulam mo ata ako, Gustavo. Tinatanong na kita. Alam mo, yun nga. Dinodumihan mo ang isip ko. Dapat, kasi nga. Dapat ang tunay na Ghetto Priest. Gas, base sa nakita mo kanina. Ang isang takapaglingkod na nangangalang Pierre Nipsi Maybach. Ah. Ay binakitaan ka ng kahiwagaan sa buhay, Gustavo. At nabago ano, na. Nabago na. Hindi ko alam nabago kung nabago ka. Diba? Simula nung naging emplo ko ng mga Ghetto Priest. Bigla ka ng lumambing, Gustavo. Nabago na ang diba? Pananaw. Nung nakaraan, sobra ang garit mo sa puso pero wala. Para kitang pinalinguan sa bathtub. Para ka na... Ewan ko lang ha, pero hindi pa. Hindi, konti pa lang yung naging nangyari na siguro nakita mo ang hiwaga ng aking dapat propeta. Dapat nga ay... Magalak ka dapat dahil binaril mo ang kalangitan. Ako ang magiging daan mo para humingi ng kapatawaran. Actually, hindi ka ba nagagalak dyan, anak? Siguro abangan mo na lang ang regalo ko sa'yo. Sa kaya ang apartment mo, Gustavo? Ang apartment ko? Puntahan mo lang ako sa Del Pero. Oo. Sige, actually, nagrarasyon kami ng holy water. Tingin ko kailangan ko ito ngayon. Sige, mumumuging ko yan, pare. Maraming salamat ha. Mukhang ako ata ng umpisal sa'yo. Tama. Mukhang na-realize mo na ako ay isang Ghetto Priest na talaga. Oo. Pwede ka nang humayo at yan, maging maligaya, Gustavo. Aantayin ko regalo mo. Pinapatawad na kita. Sige, maraming salamat sa pagpapatawad mo. Sige. Pare. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, pare. Next time, ay huwag mong gagambalahin ang nasa itaas ha, at nagsiilagan ang mga anghel doon. Pare. Sige. Humayo na kayo, kapatid ko, at pagdasal natin ang munting kaluluwa ni Gustavo. Salamat. Pare Pierre, maraming salamat. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Ikamusta mo na lang ako kung sakaling matanggap ka sa itaas, ha? Sige. Pero hindi pa ako pupunta doon, Gustavo. Tandaan mo. Sige. Matagal pa.